may mga bagay tayong sinusunod at the back of our minds, iniisip natin, inutos niya, sinabi niya. Pero kung susiriin natin ang Biblia, hindi naman talaga. Pagbalibaligtarin mo ang Biblia, wala kang makikitang follow your heart. Kasi ang sasabihin ng Bible, in particular as regards the heart is deceitful. Di sinabi ng Diyos, believe in yourself. Sabi sa Bible, believe in God. Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Basta masaya ka. Ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Ang sabi pa niya, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay sa impyerno. Nagpag-graded recitation si teacher sa kaniyang klase. Sabi niya, tinawag ang isang estudyante, Tonio, halimbawa meron kang 100 pesos at humingi ka sa tatay mo ng 300 pesos. Magkano ang pera mo? Sumagot si Tonio, Ma'am, 100 pesos. Ha? Sabi ng teacher na may pagtataka, ano ka ba naman, Tonio? Mali! Hindi mo alam ang math mo. Sumagot si Tonio, Teacher, hindi nyo rin po alam ang ugali ng tatay ko. Sa ating ebanghelyo, nagpa-recitation si Kristo sa kaniyang mga disipulo sa pamamagitan ng isang napakahalagang tanong, Sino ako para sa inyo? Napakahalaga ng tanong na ito sapagkat kasama niya sila. Sila ang diretsyong nakakita ng mga himala at milagrong mga ginawa niya. Lahat ng mga ito would lead to one important thing, na siya ay Diyos talaga. Kaya tama yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, the Holy One of God. At marami tayong patunay para dito. Kaya nga natuwa si Kristo. Minsan, nangingiti na lang ako sa mga kapatid nating hindi Katoliko na ang trato kay Kristo ay hindi Diyos kundi ordinaryong tao. Maybe a great man, maybe a prophet, or kahit anghel pa yan. Tapos sasabihin nila na mas dakila ang founder nila, kaya ang dinodiyos nila ay hindi si Kristo kundi ang founder nila. Isipin nga po ninyo, ano? Kaya ba ng mga founder nila? Kahit isang milagro na ginawa ni Kristo, yung magpakain ng maraming mga tao sa kabila ng kakaunti lang ang isda, at tinapay na gamit mo, yung magpakalma ka ng bagyo, yung magpalayas sa mga masamang espiritu, yung lumakad sa ibabaw ng tubig, yung magpagaling ng anumang sakit, yung bumuhay ng patay. Diba? Of course, not to mention yung libingan ng mga founder ng mga sektang yan. O kung hindi pa man patay, pag namatay sila, sila'y magkakaroon ng libingang may laman. May lamang bangkay nila, buto, abo. Hindi ganyan ang libingan ni Kristo! Sapagkat si Kristo lang ang tanging founder ng reliyon na nagsabing ako'y mamamatay, pero sa loob ng ikatlong araw ako'y muling mabuhay. Kaya ang kanyang libingan ay walang lamang bangkay. Siya lang yan! Eh kung bakit ang kanilang founder ang mas dakila, ang mas makapangyarihan? Come on! Ang gulo, diba? Sakit sa bangs. Nevertheless, I'm warning you, mas lalabas tayong magulo kaysa mga taong ito kung hindi tayo susunod kay Kristo. Kasi sila, hindi naman sila naniniwala kay Jesus eh. Pero paano tayo na naniniwala sa Kanya kung hindi tayo susunod sa Kanya? Para saan pat sasabihin nating Diyos at Panginoon siya? Parang ganito lang, nagpaalam ako sa aming cook na mabait at maganda. Sasabihin ko ako sa sermon ko. Kasi minsan tinanong niya ako, Father, ano po ang gusto ninyo? Sinigang na baboy o sinigang na bango? Sabi ko sa kanya, Ate, lagi akong fish. So kung pamimiliin mo ko, kung maraming mga ulam, lagi akong fish. Ah, sige, Father. So, sinigang na bang? Oh, very good! Ayun, excited akong mag-lunch. Pagbaba ko ng komento, ang inihain sa akin ni Ate, sinigang na baboy. O, diba? Ang gulo! Tinanong pa ako. Ba't di siya nalito? Parang ganyan, kung hindi natin susundin si Kristo. In fact, mas pinagugulo pa natin eh. Kasi may mga bagay tayong sinusunod,
At the back of our minds, iniisip natin, inutos niya, sinabi niya. Pero kung susiriin natin ang Biblia, hindi naman talaga. Halimbawa, yung palasak na expression na follow your heart, sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Diba? Yan yung parang sinasabi dati ng sex bomb dancers. Kapag ang portion sa Itbulaga dati ay laban o bawi, sasabihin ng mga dancers doon sa contestant na namimili, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Follow your hearts. Yan bang sinasabi sa Bible? Pagbalibaligtarin mo ang Biblia, wala kang makikitang follow your hearts. Kasi ang sasabihin ng Bible, in particular as regards the heart is deceitful. Manluloko ang puso, kaya maraming nagkakamali dahil sa pagsunod sa puso. Eh kung tama ang puso, eh sana lahat ng contestants dati sa laban o bawi nanalo, di ba? Majority of them natalo sapagkat pinakinggan ang puso. Huwag na tayong lumayo. Ikaw, oo, ikaw. Di ba dati, kinamit mo ang puso mo sa pagpili ng magiging partner mo sa buhay mo noon? Di ba nagsisisi ka na ngayon? Hindi yung follow your heart. Ang sabi ni Kristo, follow me. Kung ano yung pinakamabuti, pinakatama, pinakadapat. Hindi follow your heart, follow God. Sabi pa natin, eto, di ba? Believe in yourself. Parang wala namang masama, di ba? Kasi we need to have confidence. Pero hindi sinabi ng Diyos, believe in yourself. Sabi sa Bible, believe in God. Ang dami sa bookstores ng mga self-help books. Sa internet, nagkalat ang mga motivational talks. Marami sa kanila, majority of them, will not mention any single thing about God. Puro believe in yourself. You have what it takes. Ay, ganon. Wala namang masama doon. Pero ang punto, isipin po ninyo sa dami ng mga self-help books, mga professional helps, at mga motivational talks. Eh bakit ang dami pa rin nadidepress? Ang dami pa rin nagpapatingwakal? Sige nga! Kasi ang sasabihin lang ng mga self-help books na yan, ng mga motivational talks na yan, maging positibo ka sa iyong buhay. Maging positive thinker ka. Ah, sige, hanggang kailan yung pagiging positive thinker mo? Sige nga, we can only do much. Paano kung sabihin sa iyo ng doktor, you only have 6 months to live? O saan ka kakapit? Sa confidence mo? Madudugtungan mo ba ang buhay mo? Ikaw ba mismo ang makagagawa ng milagro? Believe in God more than yourself. May sinasabi pa tayo, magpakatotoo ka. Ayan, magpakatotoo ka. Nung ako'y mapadpad sa Amerika, may mga graffiti akong nakita. Live your truth. Anong ibig sabihin nun? Nakaw, matinday. Ibig sabihin ng live your truth, you have your truth, I have mine, he has his own truth, there are many truths. Yun ang ibig sabihin, no? Eh, yun ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi. Ang sinabi niya, I am the truth. Hindi niya sinabing, I am one of the truths. Siya lamang ang totoo. Siya lamang ang magtatangda kung ano ang tama at totoo, hindi ang tao. Tingnan niyo yung ginagawa ni Pura. Nung una, di ba, pinagtatanggol ko siya. Di ba, sinabi ko, wag naman nating ipersona ng grata. Sobra naman yung persona ng grata. Ay, kamakailan nakita ko yung video. Parang nagyayabang pa siya. Wala talagang remorse sa ginawa niya. At ang sabi pa niya, magkita na lang talaga sa korte, sabay pa hingi ng tulong, pinansyal para sa pag-arap niya, sa kaso niya, na sabi niya, kulang pa yung persona, at dagdagan niyo pa. Ay nako, Pura, sabi ko, luka kang talaga. Hindi tayo nagdedeklara kung ano yung tama. Kahit na sa tingin mo tama, sa tingin mo tama. Eh sa tingin mo yung mga naapektuhan mo, hindi tama. Eh, buti sana kung mga serial killers yung nasasaktan sa ginawa mo, eh. Buti sana kung mga terorista yung mga nasasaktan sa ginawa mo, eh. Well-meaning people, madre, pare, mabubuting tao yung marami sa nasasaktan sa ginawa mo. Ano, tama yung ginawa mo? Hindi maganda yun. Maraming nagsasabi, bakit ba ayaw ng simbahan ng divorce? Bakit ba ayaw ng simbahan ng same-sex marriage? Bakit ba ayaw ng simbahan ng death penalty? Simple lang. Ayaw ni Jesus, yun lang yun. Hindi dahil sa ayaw lang ng pare o obispo. Ayaw ng Diyos, yun lang yun.
Ano pa sabi natin? Basta masaya ka, yun ang mahalaga. Basta masaya ka, kahit nakakatapa ka ng iba, kahit nagiging makamundo ka na, kahit nagkakasala ka na, basta masaya ka. Yun ba ang sabi ng Panginoon? Ikaw, 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 self, self, self? Hindi! Ang sabi ng Panginoon, deny yourself. Ang sabi pa niya, anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang buhay sa impyerno. Walang masamang maging masaya. Pero siguraduhin mo, hindi ito magiging dahilan ng kalungkutan ng maraming iba, lalong-lalo na ng mga taong mabubuting tao naman at ng mga taong sa iyo ay mahalaga. Walang masama na maging masaya, pero tandaan mo, sa utos at sa turo ng Panginoon, ang pinakamagandang kaligayahan ay yung may saya ang iba at ikaw ang dahilan ng kaligayahan ng iba kahit nagsasakripisyo ka pa para sa kanila. Oh, yun! Marami pa ito eh. Pinagugulo natin eh. Sabi nga sa Book of Deuteronomy 4 verse 2, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan ang sinasabi nito. When God says it, yun na yun. That settles it. Wala na dapat pag-usapan. Sabi nga dito, buti kung si Prophet John the Baptist lang siya, si Elijah lang siya, o sige, kung prophet lang yan, igalang na lang natin si Jesus, huwag na nating sundin. But He is God. And whenever we declare Him as God of our life, it demands utmost, total obedience from us. Kaya siguro ang sabi niya kay Pedro, huwag niyo munang sasabihin na ako ang Kristo. Kasi Pedro, mga disipulo ko, hindi pa niyo talaga nararamdaman at napapanindigan na ako nga ang Kristo at Diyos ng buhay. Kasi nga alam niya, itatatwa pa siya ni Pedro eh. Kasi nga alam niya, iiwan pa siya ng kanyang mga disipulo. So, di ba magulo? Sabi niyo, ako ang Kristo, ang Diyos ng buhay, ang tagapagligtas niyo, tapos iniwan niyo ako? Oh, eh paano tayo? Ganon din ba tayo? Pinaparamdaman natin sa Diyos na siya'y Diyos ng buhay mo, ng buhay ko. Parang ganito lang din yan. Napanood niyo siguro o nabasa niyo yung nag-viral na nanay na nangungulila sa kanyang mga anak na in-interview nila Hussein dun sa ITS. Kasi ang sabi nung nanay, di man lang daw siya madalaw, nakapupunta kung saan-saan ang mga anak niya, parang feeling niya pang raffle na lang siya. Ano ba ibig sabihin nun? Pero isang mahalagang ibig sabihin nun ng malinaw, hindi niya feeling na tinitingnan pa siyang nanay ng mga anak niya. Yun ang ibig sabihin nun. Ang gusto kong sinabi niya ay ganito, eh, pwedeng mali ako. Kaya, parang sinasabi niya, pwede kasing sabihin ng mga anak niya, hindi totoo yan, nanay, mahal ka namin. Pero ang sinasabi niya, hindi yun ang nararamdaman niya. Hindi yun ang pinapakita nila. Nung isang beses lang, may nag-confide sa akin dyan, ang pisal. Sabi niya, Father, sinigawan ako ng anak ko. Minura pa ako. Kaya ang sabi ko sa kanya, tinawag mo pa akong mama. Minura mo ako? Nanay pa ba ang turing mo sa akin? Yung asawa mo, nararamdaman pa ba niya na siya ay kabiyak ng puso mo, karugtong ng buhay mo, gaya ng sinumpaan ninyo? Yung mga anak mo, nararamdaman pa ba nila na tatay ka sa kanila, nanay ka? Nararamdaman pa ba ng mga magulang mo, lalo na ng mga lolo at lola mo, ang respeto mo, ang pagpapahalaga mo, ang pagmamahal mo? Nararamdaman man ng kapatid mo ang malasakit mo? Eh baka sila'y nagugulo. Bakit? Eh sa iba mabuti ka, sa iba mapagpasensya ka, sa iba expressive ka, sa iba ang saya-saya mo, ang haba ng pasensya mo. Kung mag-blow out ka sa iba, kung magregalo ka, eh sino ba asawa mo? Sino ba anak mo? Sino ba magulang mo? Sino ba pamilya mo? O di ba parang magulo? Hindi masamang maging mabuti sa iba, pero sikapin natin, una tayong maging mabuti sa ating pamilya. Tingnan po niyo si Jesus. Sabi niya nung iyon na, sino ako ayon sa mga tao? Pero binrush aside niya agad yun eh. Parang hindi mahalaga sa kanya. Para bang sinasabi, ay teka, wag na yan. Sino ako para sa inyo? Kasi kayo ang tinuri kong pamilya. O diba? Aminin mo! O ako, halimbawa, minsan maraming pumupuri sa akin, pero iba ang dating ng papuri sa akin ng nanay ko, ng tatay ko, ng kapatid ko. Pamilya ko yun eh. Diba? So baka masyado tayong mabait sa iba, pero nakakalimutan natin ang ating pamilya. Sana mag-isip-isip. Let me end with this. Maraming kahinaan si Pedro, pero tingnan po ninyo, iginalang siya ng mga disipulo. Kahit marami siyang kapalpakan, unang namatay si Pedro kay John. Si John ang beloved disciple, di ba? Pero hindi sinabi ni John, dami mong palpak, Pedro, ako na ngayon ang the rock.
Ako na ngayon ang mamumuno, magsisimula ng pamumuno sa simbang tinatag ng ating guro na si Kristo. Hindi, ginalang nila si Pedro ay nilagay ni Kristo. Sinong naglagay sa kanya bilang asawa mo, bilang anak mo, bilang magulang mo, bilang kapatid mo? Hindi sino mang tao, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pumili ng pamilya mo para sa iyo. Mahalin mo. Hindi mo man magawang mahalin kasi may pagkabwisit. Igalang mo. Irespeto. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.